nung minsan po kasi, nag-vlog kami ng kutsilyo sa backyard. Then, after namin palabas, hindi ba kayo nagtitinda niya? Pa-order ako, sabi. Sumpon kaya natin. So, na yung kumorder agad nung sinabi na, sige po, pwede na po kumorder, sabi namin sa next vlog. Sino pinaka mahilig kumain sa inyo? Nanay Tess, eto na ang anak mo ngayon. Sikat na sikat na. At magaling pang magluto. Dahil po sa kanya. Hindi ko ma-imagine na paano kung wala ako sa Team Ganlas ngayong 2023. Ano? Hey, naiyak ako. Nai-increase ah. Madugo talaga ang journey ng Team Ganlas. Ayun, magluluto na tayo. Okay. Apo. Yes. Okay, ganyan ka ATV. Papayak ka tapos luto tayo. Kaya yung Team Ganlas, nagpapasalamat po kami. Kaya nung sinabi po ng secretary na darating yung Team Ganlas, talagang lahat po pinaganda namin. Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti. Manyaman Kenny! Hello! Nandito tayo ngayon sa Bakuran. Yes, backyard cooking ang peg natin ngayon. Dahil tayo ay nasa Pampanga at alam natin kapag kapampangan, masarap daw ang pagkain. Pero espesyal ang araw na ito dahil makikilala natin ang isa sa mga kilalang vlogger mula sa Pampanga. Ang Team Ganlas! Yay! Be happy! At dito lang talaga kayo? Opo, ito po buo na. Panalo! Pag tinignan nyo po sa camera, pag pinanood nyo na, parang nasa probinsya. At ito, nag-start lang talaga nung pandemic? Pandemic po, opo. Panalo! Noong una, video-video lang kahit ano until lumabas kami dito dahil bawal lumabas ang mga tao. So kami na po ang lumabas para sa amin. Galing! Pakasanayan na po, parang screen name. So ang nagsimula, kayong mag-asawa, tama? Opo. Ano, 5 years ago, 2018. Actually, kaka-birthday lang po ng channel. So, noong una po, ano lang yan eh. Mga family-family, paglalabas lang kami. Pupunta lang kami ng outside, mall, Cebu, mga ganun-ganun. Pero food talaga hiling nyo? Una travel? Opo. Wala pa pong channel. Mahiling na kaming kumain. Halata. Halata naman po. Gaano kalaki ang Team Ganlas? As of now, meron po kaming, pag lumalabas kami, 6 po kami. So merong 4 sa likod ng camera, 2 po kami sa harap ng camera. At wala kang kaalam-alam rin sa pag-shoot dito? Wala na po, ano lang talaga, yung kada shoot lang po namin, experience lang. Pero hindi naman ako professional, ano lang, based lang po sa taste niya pag nag-i-edit. Marunong ka nang mag-shoot talaga? Hindi po, 0 experience. Wala rin po, ano lang talaga, as you go on po, na tututunan na lang, paunti-unti. Ganun naman po eh, siyempre dapat magkakaibigan kayo ng totoo, hindi lang sa harap ng camera. Tsaka gusto mo rin kasi habang nanonood, yung nararamdaman nila yung tuwa. Totoo yun. Yung tuwang, para ka nandun, yung kahit wala ka, parang feeling mo nandun ka rin. Feeling nila belong sila dun sa... Tsaka bukod dun sa tuwa, TV yung tawa, di ba? Magkaiba yun eh. Minsan natutuwa ka pero di ka natatawa. Pero pag pinagsama mo yung tuwa tsaka yung tawa, sasabog yun. Oh, ibang klase yun, di ba? At saka, siyempre, na-i-deliver po namin yung gusto namin gawin kasi gusto namin yung ginagawa namin. Papakita nila ang ano, sikreto ng isang Kapampangan. Ang iluluto nila, asadong matuwa. Yeah. May matandang manok. Yan, tama po yun. Kailangan malaki yung manok. Actually, yung asado po ang tinatawag na matuwa. Kasi matandang version na siya. Kumbaga, classic version na siya. So, yan po yung version nila noon. Oops. What makes it a classic? Kasi po, ang mga gagamitin natin, puro talagang hinarvest. Halimbawa po, imbes na gumagamit ng tomato sauce, ang gagamitin po natin, kamatis talaga. So, imbes na kalamansi, ang gagamitin po natin yung tinatawag na dayap or dalayap. Daya. Pwede rin naman kalamansi ito. So iba yung vibe kapag nasa ilalim ka ng puno ng mangga kesa nasa kusina ka. Tama. Kasama mo ang barkada. Mas presko.
special about Kapampangan cooking is the tradition. Yes po. And kapag technically, dapat slow lahat. Process lahat. At ang pinaka-importante po, ang mga Kapampangan, hindi po sila nagluluto ng kulang-kulang yung ingredients ba? Parang gusto nila kumpleto lahat or else luto na tayo ba? Parang ganun siya. So yung full process of cooking, ang matuwang asado, panoorin ninyo sa channel nila. Alright. Si Ate B nagluto nun. Bukod sa channel ng Team Kanla, sila ay syempre into food na rin. Meron silang binibentang kutsinilyo. Wow! Excited ako ito! Tara! Pwede kayo umorder. Tamang-tama, magpapasko! Ng mga oven po. Yan po ang aming armas. Wow! Pag gawa ng itong kutsinilyo. Oh, wow! Ayan po, meron po nakasalang. Oh, wow! Yan po eh, nung minsan po kasi, nag-vlog kami ng kutsinilyo sa backyard. Then, after namin palabas, hindi ba kayo nagtitingnan niya? Pa-order ako, sabi. So, kung kaya natin yung tabi ko. So, ngayon kumorder agad mo sinabi. Sige po, pwede na po kumorder, sabi namin sa next vlog. Message na lang po ang Tinggalas page. Ayun po, sunod-sunod na. Mahilig daw si Sir sa sili. Ah, ganun. So, perfect sa kanya yung namkin. Opo, meron kaming nirelease kasi na sauce. Matagal na namin ginagawa sa... Baka hindi natin. Yun po, meron kami dyan. Yung battles po namin. Tawag namin ng freak inspired dahil sa Thailand. Thai sauce po talaga ang namin. Hindi sabihin makaan. Wow. Ang ganda ng packaging. Ang galing na. Namprick. Lagi na po itong ina-announce namin sa mga vlog namin. Namprick! Wala kang time to enjoy talaga things like this when you're really working, di ba? So ito, sinesaver mo yung process actually. And you're sharing something and you're making content. I think that's the best. Yeah. Sabi mo sa asawa mo. Magaling siya. Very proud. Layo na ng mga napuntahan niyo, di ba? Opo. Kahit pa paano po. Iisip niyo ba yun na mag-i-enjoy lang kayo tapos panalo? Nararamdaman na lang po namin bigla. Paano? Ang saya. Parang kadang may gagawin po kami, parang hindi kami sure kung ano yung mangyayari. So, yun po yung totoo. Parang kung may pupuntahan man kaming isang lugar, hindi namin alam kung matatapos ba namin siya ng maayos. Seryoso po, parang hindi namin siya tinatrato na kailangan matapos tayo ng ganito, kailangan maganda, kailangan maayos, kailangan ma-deliver to, ganyan, ganyan. Walang checklist, wala ding guideline. Parang lahat, nagiging natural lang lahat. Hindi siya production, hindi siya pang TV, ini-enjoy nyo lang. Production siya in a way kapag in terms of being professional ng nagbe-video sa amin. Pero in a way na kung paano kami mag-work as a team, parang tropa-tropa. Parang trip-trip na lang po. Hindi naman halata na pag nandun kami, pero kapag in-edit mo na, kumpleto pala. Ang dami mo palang may ilalagay. Kasi po pagdating namin sa isang lugar or kainan, hindi po yan scripted pero nakatoka-toka na sa utak namin na ako, magsushoot ako sa labas ng establishment. Silang dalawa magsushoot ng kitchen. Si Jumbo po magsushoot ng pagkain. Tapos si Mayor nagre-review na yan ng kung anong ibibitaw niya mamaya. So memorize na po namin yung galaw na ganun. Covering food, ano yung experience na iyon para sa ito? Kasi Ate B, pag nagta-travel kami, lalo pag medyo malayo, ibang bansa o ibang probinsya, part ng kultura yung tinitikman mo eh. Diba? Hindi siya basta pagkain lang na ano, may kwento rin eh. Diba? Saan siya nagsimula? Sino nakaisip? Bakit ganito yung timpla? So, kumbaga, mas naiintindihan mo yung lugar dahil dun sa pagkain na yun. Sino pinakamahilig kumain sa inyo? Jumbo, ikaw? Hindi po. Yung pang behind the camera pa tumatanggi pa rin po kahit sa internet. Hanggang dito, ayaw mo pa aminin. Sabihin mo na. Namin kasi tinatanggi niya pa rin yan. Naging mas iba ba yung appreciation niyo sa pagkain because of the exposure sa isang food vlog? Pagka pupunta ako sa ibang lugar, kinatikman ko na yan, hindi lagi akong excited. Parang naging ganun na yung
pagkatao ko, lahat ng bagay, lahat ng pagkain, na-excite na ako. Actually, hindi ko po ito sinasabi kahit karino, pero sa totoong buhay po, hindi ako beef eater. Pero yung mga vlog po namin, pag nakakain ko yung beef, nasasarapan naman na. Natutunan kong kumain ng mga bagay na hindi ko nakain. Mga pagkain na hindi ko kinakain. Exclusive yan, tol. Dito lang yan sa vlog ni Ate B. No? Paboritong agahan na kung pwede mong ipa-order ngayon, pwede i-deliver, ano yun? Undeserved. Tuyo, tsaka fried rice. Sa mga kakanin. Pritong talong na may bagoong tsaka fried rice, okay na po ako. O, lunch? May sabaw, sinigang. Adobo. Adobo. Sinigang na baboy. Dinner? Beef. Steak. Ang yaman! Ako po, hingi na lang ako dun sa beef steak niya. Sisig. Dinner po, anything na fried. O dessert? Chocolate. Buko pandan. Leche flan. Ice cream. Ang mayaman talaga. Ang mayaman nga yung mga gusto niya. Sorry ha, guys. Pulutan. Sisig. Ako, ulam lang. French fries. Chicharon. 5 years anniversary ng Team Canlas. Paano nagbago yung buhay ninyo sa success ninyo sa vlogging? Kami po, kami pa rin naman to. Wala naman pong nagbago. Siguro ang nagbago lang, kaya na namin mag-enjoy ng ganito, kaya namin bilhin yung kinikrave namin. Pero yung kami po personally, ito pa rin kami kung paano kami nakilala ng mga friends namin bago kami magka-YouTube. Since ako yung parang pinakabago dito, mukha lang akong luma, pero ako yung pinakabago talaga dito. So, ayun, kumbaga, sabi ilang beses ko nang sinabi sa vlog na yung pinakamalaking blessing na pumasok sa akin ngayong 2023 ay ang Team Canlas TV. So, dun pa lang, parang nabago ng Team Canlas yung buhay ko sa maraming level. Hindi ko ma-imagine na paano kung wala ako sa Team Canlas ngayong 2023, anong ginagawa ko. Parang hindi ko magagawa yung mga bagay na kaya kong gawin ngayong panahon na to. Yung mga bagay na kaya kong kunin ay hindi ko makukuha kung hindi dahil sa Team Canlas. May increase ha? Nung pandemic po kasi talagang walang trabaho. Puro event po kasi ako dati. So nung inoperan po nila ako na mag-shoot sa isang brand deal. Doon nila ako na nakasama. Tapos nung medyo kalagitnaan ng pandemic, wala na talaga akong source na sobrang onti lang talaga ng pinagkakakitaan ko na inoperan nila akong maging editor at videographer. So, yun po, tinanggap po yun. Yun. Sobrang laking tulong. Sobrang may tulong ko sa bahay, sa kuy mama, hindi kay mama. Yung nabibigay ko sa kanya. May mga bagay na naranasan kami. No, syempre, hindi naman, kumbaga parang dumaan din naman kami sa hirap. Yung mahirap talaga na mahirap mawala ng trabaho, mahirap mawala ng pera, mahirap ang lahat ng, kumbaga parang pagsubok ba. Pero syempre, doon sa pagsubok na yun, pinagdaanan, dinaanan lang namin. And ang laki ng pasasalamat namin sa Diyos kasi yung Team Canlas, nabuo siya dahil may guidance ng itaas. Kumbaga parang every time na naiyak ako. Every time na may gagawin kami, lagi kong pinagpe-pray na maging okay. Kung para sa amin, para sa amin. At saka nung pinagpray ko silang dalawa na kung para sa amin sila, para sa amin sila. Madugo talaga ang journey ng Team Canlas. Pukol ng bash, lahat. Judge ka bilang ganito ka. Pero, syempre, nung umpisa, kaming dalawa lang naman talagang magkasama. So, wala kami ibang kinakapitan kundi yung isa't isa at saka yung Diyos. Kumbaga parang bahala na, kumbaga sinurrender na namin sa kanya lahat ng kung ano man yung path na patutunguhan ng Team Canlas. And hindi naman ito para iangat yung bangko nito. Hindi alam ng marami na tumutulong kayo, no? Hindi, opo. Hindi namin siya binobroadcast. Sorry, ilalabas ko. Pero, hindi naman para, again, iangat yung bangko ninyo, pero parang binabalik niyo sa tao yung
dumarating yung Russia sa inyo, tama ba? Opo. Paano nyo napili yung pupuntahan natin? In-introduce po sa amin siya ng pamangkin namin. During nung nag-aaral siya, na-discover niya yung munting tahanan ng Nazareth. So, munting tahanan ng Nazareth is hindi siya supported ng government. It's a private institution na umaasa lang sa mga donation ng mga people na nakakakilala sa kanila. So, ang munting tahanan ng Nazareth is parang bahay ampunan siya ng mga abandoned children. But these children need special care. Kasi sila talaga yung, kumbaga parang nakakalimutan na. Kasi hindi naman sila... Karoon lang sila ng opportunity, talagang papasyal sila dito. Kaya yung team kan last, nagpapasalamat po kami. Kaya nung sinabi po ng secretary na darating yung team kan last, talagang lahat po pinaghanda namin. Oo, naghanda daw kayo? Yes. Anong hinanda nyo? Anong hinanda nyo sa team kan last? Sasayaw tayo today? Gets ko. Galing talaga ang talagang mika. Sumayaw sa indak ng buhay. Uy! Rinig mo yun? Rinig mo yun? My goodness! Dance of joy! Pasayaw si Ate B, ha? At yan po ang sikreto ng Kapampangan Cooking ng Team Canla. Sabi nga, Manyaman Kenny! Yan! Tama! At kagaya ng palagi nating sinasabi, Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti! Be happy! Yeah. Alright! I am happy! I am happy! Be happy! One episode lang po yan. Yeah, ano? Ito na anak mo ngayon. Sikat na sikat na. At magaling pang magluto. Dahil po sa kanya. Dahil po kay nanay. Ano yung mga nilahok mo dun sa... Wow! Saan ka kumuha? Ang wish po namin, magandang 2024 para sa Team Canlas. Oh. Yung pala, kaya pala boneless kasadong to. Matuwa. Boneless. Kasi Be Happy Channel pa. Yeah! Be happy! Welcome back to the backyard. Wala lang intro-intro. Magluto tayo ng asado dahil masarap to. Lutong provincial, lutong classic. Uy, ano ba? Ayun mo! Ayun!